Good day, everyone. Today, as I celebrate my 12th birthday, I want to share with you my own reflection on today's gospel from Matthew chapter 6, verses 7 to 15. This is about the very own prayer taught to us by Jesus. I'm sure lahat po tayo ay alam ang panalangin si Jesus mismo ang nagturo sa atin, ang Ama namin o ang Our Father. How often do we talk to Jesus? Do we always call on Him? And what do we usually tell Him? Mula po sa aking pagkabata, ang Ama namin ang unang panalangin na itinuro sa akin na aking mga magulang at guro sa paaralan. Maging sa pagsisimba ko kasama ang aking pamilya, natutukan ko din ang panalangin nito na kinakanta natin sa misa. Tunay po na masaya akong matutuhan ang dasal na ito sapagkat si Jesus mismo ang nagturo nito sa ating lahat. Hindi natin kailangan magsalita pa ng maraming salita tuwing nagdadasal tayo. Ang Ama namin ay naglalaman ng lahat na nararapat nating sabihin sa Diyos. Hindi na natin kailangang magsalita pa ng maraming salita, katulad ng mga pagano noong panahon ni Jesus. Praying the Our Father is sufficient, and we do not need to say more, because even before we pray, God knows our deepest needs when we pray to Him. And we thank Him for all the blessings, apologize for all our wrongdoings, and ask for His mercy and graces that we need. All these are embodied in the Lord's Prayer. Since this prayer came from the Lord Himself, I guarantee you that it's sufficient, complete, and full of love and compassion. Marahil nga ay masarap makipag-usap sa Diyos kung ito ay puno ng pasasalamat, paghingi ng tawad, at paghingi ng tulong. Lahat ito ay nagagawa na natin sa ating panalangin ng Ama namin. Kaya naman, hinihikayat ko kayo, lalo na ang mga batang tulad ko, na patuloy nating dasalin ang Ama namin at patuloy tayong tumawag kay Jesus sa bawat sandali ng ating buhay. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking pagbabahagi. And I invite you to please subscribe on Faithbook PH or log on to YouTube channel or download the Faithbook app or visit and register at www.faithbook.ph. Thank you and have a good day.